Sa ibang balita, naglabas po ng sama ng loob ang mga magulang ng ground crew na sinigawan umaroon ni Claudine Barreto bago pa nag-away ang grupo ng aktres at ng kolumnistang si Mon Tulfo. Saksi si Emil Sumangin. Bago ang insidente ito sa pagitan ng kampo ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto at ng kolumnistang si Mon Tulfo. Ito ang tagpong nakuna ni Tulfo. Si Claudine, inarereklamo ang na-offload nilang bagay sa ground crew ng Cebu Pacific na makikitang may kausap sa telepono. Ang babaeng umano'y tinatalakan ni Claudine, ang 24 anyos na si Charisse Sid Bokbok. Dito sa barangay Pasong Tama sa Quezon City, kung natunton ang kanilang tahanan. Pero kwento ng kanyang mga magulang, ilang araw nang hindi umuwi si Charisse matapos magpa siyang magbakasyon matapos ang gulo. Pero hindi lang daw ang anak ang apektado kundi sila. Lalo nang malaman kung paano natrato si Charisse. Normal lang yung masaktan. Kasi bilang magulang nga talaga, masakit yung anak mo ay murahin, tuduruin. Pero wala naman daw silang balak magreklamo. Mahirap lang daw sila at nais nilang manumbalik ang payapang pamumuhay. Yung bata na yun, nung maguna na nag-aaral yan, bahay, basa lang ng libro, tayan tulog, tingin TV, tapos pagising, basa ulit ng guide. Kasi kwan yan eh, kwan lang siya, tahimik na walang barkada. Hindi rin daw tiyak ng anak kung sino ang unang nalakit sa magkabilang panig kaugnay ng gulo. Apat na araw na suspendido ang anim na gwardiyang rumisponde sa suntukan bukod sa hindi naawat ang magkabilang kampo. Bigo silang may report at may tala sa logbook ang insidente. Kaya sasailalim sila sa retraining at pagbumultahin ang kanilang ahensya ng 20,000 piso. Ang mag-asawang Raymart at Claudine naman, formal lang naghain ng reklamong serious oral defamation at grave threat laban kina Erwin, Rafi at Ben Tulfo dahil sa mga binitiwan umanong banta sa kanila sa nasuspindig programang T3. Pinetisyon din ang mag-asawa na maisyuhan sila ng writ of amparo o proteksyon. Ayaw na magkomento rito ng magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben. Ang TV5 naman, formal lang inireklamo ang MTRCB at humingi rito ng TRO sa suspensyon. The MTRCB does not have a jurisdiction over T3, which is a news and information program. Nakakalito rin po ang pangyayaring ito dahil matagal na pong nagpapareview po sa amin ang T3. At ito sa pagkakaalam namin po ay public affairs program. Emil Sumangin lang inyong saksi.